Cream Line Cool Smashers, handa nang harapin ang F2 Logistics Cargo Movers sa semifinals ng Invitational. F2 Logistics ipapalasap sa Cream Line ang unang pagkatalo. Kim Kiana di babawian si Tots Carlos. David Ingulayat maghaharap na sa semis. Gemma Galanza makakaharap ang tallest open spikers sa Invitational. Ivy Laksina angat kay Gemma Galanza pagdating sa scoring. Ibiang pasok sa top 10 best scorer. Isa pang bala ni Coach Regine Diego, magpapakitang gilas na sa semifinals. 6-foot tall middle blocker na si Majoy Baron ipapamalas ang husay sa net defense. Handa ng tapatan si Sed Domingo. Si Sirundina bigo sa huling laban versus Signal HD Spikers. First best outside spiker at conference MVP, naglahong parang bula. Opisyal nang ipinakilala ang top 4 teams para sa semifinals ng Invitational. Para sa Group A, pasok na ang Creamline Cool Smashers with 4-0 win-loss record. Pasok na rin ang PLDT High Speed Heaters with 3-1 win-loss record. Signal HD Spikers naman ang top 1 para sa Pool B with 4-1 win-loss record. At F Logistics ang kukumpleto sa F4 with 4-1 win-loss record. Hindi naman kinaya ni PVL rookie sensation si Sirundina na buhati ng Choco Mucho sa semis ng Invitational. Matapos bigong maipanalo ang huling laban versus Signal HD Spikers. Pinataob ni Gonzagis ang Flying Titans via 3 sets victory sa mga score na 25-15, 25-21 at 25-21. Hindi man nakapasok ng semis ang Choco Mucho ay dinomina pa rin ni Sisi Rondina ang player rankings ng PVL. Nagtapos bilang number 1 best scorer with 104 total points, number 2 best spiker with 39.57 attack efficiency, number 7 naman pagdating sa digging department with 2.84 average by set. Dahil sa rules ng PVL kung saan kukuhanin sa top 4 teams ang mga awardee ay tuluyan nang mababaliwala ang mga pinaghirapan ni Cherry Bomb. Comeback stronger next conference, CCD na papagod, Rondina. Malungkot ako kasi ako di talaga ako sanay na natatalo. So parang mabigat para sa akin kasi hindi ko man lang natulungan yung mga kasama ko para iangat sila. Pero I'm sure na I gave my best para sa kanila and para din sa team namin, sa mga coaches namin. And yun, sama-sama naman kami, sabi ko nga sa kanila, sama-sama tayong manalo, sama-sama tayong matatalo. Nagpahayag naman ng saloobin si Kat Tolentino. I've experienced several different versions of Choco Mucho, and every version has shaped the team for what it is today. We have come a long way. One thing that my 3 ACL injuries taught me was that even when you think you aren't getting anywhere, you're just being redirected. So if this is just another turn for our team, then I gladly keep rerouting until we get to our destination. Thank you to all who supported us and see you next conference. Hinirang na top spiker pagkatapos ng elimination round si Tots Carlos ng Creamline Cool Smashers with 47.79 success rate. Top blocker Cherry Nunag with 0.79 average by set. Tayo naman sa top server si Gemma Galanza at Gia De Guzman ng Creamline. Parehong nakakuhang mga ito ng 0.62 average by set. Top setter with 5.69 average by set, Gia De Guzman ng Creamline. Top receiver Kat Arado with 51.90 success rate. Top digger Don Katindig with 5.85 average by set. Maghaharap na sa unang pagkakataon ang Cool Smashers sa mas pinalakas na Cargo Movers. Handa na ang kuponan ni Kim Kiana di na ibigay sa Creamline na unang talo nito sa Invitational. Nagtapos bilang number 4 best scorer si D with 76 total points at number 10 best spiker with 30.69 attack efficiency. Makakaharap nito ang top spiker ng liga at number 6 best scorer with 75 total points na si Tots Carlos. Makakaharap naman ni PVL Darna Gemma Galanza ang isa sa pinakamahusay at pinakamatangkad na open spiker ng Invitational. Pasok sa top 10 ng best scorer si Ivy Laksina with 61 points. Mataas kumpara kay Gemma Galanza na may 50 points lamang at nagtapos sa panglabing-anim na pwesto. Angat na angat naman si Gemma Galanza pagdating sa service ace kung saan namamayapag ito sa unang pwesto with 0.62 average by set. May susulat sa kasaysayan ang pagkaharap ng pinakamatangkad na open spiker ng liga in Ivy Laksina at ng isa sa pinakamaliit pero pinakamalakas na open spiker in Gemma Galanza. Kaninong palo ang mas manginibabaw? Of course, I'm very happy for Majoy because I know a lot of people are saying that Majoy doesn't have it anymore, that she's getting old, blah blah blah. I never really cared about that.
I know this girl has the heart and I know this girl has the fire inside of her that just needs to be let loose. She just needs time and recovery. Hopefully, she will do more in the future, but I know na as long as she believes in her teammates, it's going to happen. More POGs for her. Yan ang mabigat na payag ni Coach Jin Jago. For me, siguro nalabas lang din yung laro ko with the help of my teammates. Pag may magandang kasa, mas madaling makaplay yung gitna. Kaya thankful din ako kay Ate Kim na minaximize niyo like yung mga plays sa akin. And yeah, it's good to be back. Mindset ko lang talaga is gawin yung work ko kasi doon naman lagi yung focus ko kung ano yung matutulong ko sa team. And yun, thankful din ako sa trust nila coach na ako yung ginagamit. Coach, kayo ano pong masasabi sa pinapakita ni Majoy? Syempre, I'm very happy for Majoy because I know na kasi ang dami nagsasabi na hindi na kaya ni Majoy, she's getting old, blah, blah, blah. I never really care about that. I know this girl has the heart and I know this girl has the fire inside of her. Kailangan lang ilabas, kailangan lang ng time, kailangan lang nag-recovery. Evident ang pagbabalik peak form ni Majoy Baron sa Invitational, kung saan nagtala ito ng 11 points via win against Chocomucho, 16 points via loss to Petrogas Angels, at 12 points via win versus Photon Tornadoes, kung saan player of the game ang formidable MB. Hindi man ito nagamit sa kabuuan ng All-Filipino 2023, ay heads up pa rin ang two-time best blocker ng ASEAN Grand Prix. Buo ang tiwala ni Coach Regine Diego na isa si Majoy Baron sa susi upang matalo ang Creamline sa semifinals. Sa kabilang banda naman ay nasa top 3 ng best blocker category ang counterpart ni Majoy Baron na si Seth Domingo with 0.77 average by set. Hindi naman magpapahuli si Majoy Baron na nasa ikawalong pwesto with 0.60 average by set. Nasa panglabing tatlong pwesto si Majoy Baron sa best scorer category with 55 points. Downfall naman si Seth Domingo kung saan nowhere to be found ang pangalan nito sa top 50 best scorer. Mahalagang papel naman ang gagampanan ng mga reserve player na si Michelle Gumabaw para sa Creamline at Myla Pablo para sa F Logistics. Kaninong magic bunot ang mas mangingibabaw? Team advantage para sa Creamline pagdating sa spiking, kasama ang number 1 best spiker na si Tots Carlos, blocking for F Logistics. Creamline para sa serving with number 1 server Gemma Galanza. Setting for Creamline with number 1 setter Gia De Guzman. Hindi naman magpapahuli si Don Katindig para sa number 1 best digger. Sa kabuuan ay aabangan ng fans si Kapitana Alyza Valdez, Pangs Panaga, Negi Negrito, Risa Sato, Kayla Atienza at Bernadette Pons para sa CCS. Angat naman sa F2 si Kapitana Chang Abi Maranyo, Kaf Fajardo, Mars Alba at Julina De La Cruz. Magpapahusayan naman ang mga tactician coaches, Sherwin Meneses para sa Creamline at Coach Regine Jacko for F2 Logistics. Salamat sa pagtutok mga ka-Spike. Sana nag-enjoy ka at sana di ko nasayang oras mo. Kaya don't forget to like and subscribe. Salamat sa suporta.